viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang puon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Halina tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito, atin pong ginugunita ang dakilang Papa San Leon, pantas ng simbahan. At upang tayo maging marapat na makasalo sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagisihan at aminin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng manghet mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaanawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan, at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinantulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo kay Apostol San Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito'y mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman at marunong magpaalalahanan. Gayunman, sa sulat na ito'y naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa sa tulong ng mga tanda ng kababalaghan
at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo, upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, makakakilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, iyaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay, nahayag. Magsitay na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Lubos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulusay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po.
heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 50. Sinabi ng katiwala, at tinanong naman niya ang isa, ikaw gano'ng utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang mandarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas ito, sapagkat ang makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa sa mga makadiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayong pong araw na ito, mga kapatid, 10 Nobyembre, ginugunita po natin si Saint Leo the Great o Papa Leon, San Papa Leon. Ano ba ang dahilan bakit natin siya pinagdiriwang sa araw na ito? Alam niyo po, makwento ko lang po yung buhay ni Pope Leo the Great. Si Pope Leo the Great po ang isa sa mga nagsimula ng doktrina ng incarnation. Ano ba yung incarnation? Na si Hesukristo ang salita na nagkatawang tao. Para po ba na isa doktrina yung katuruan ito? Pangalawa po, mga kapatid, noong unang panahon po ni Pope Leo the Great, ang mga Mongolians o yung mga Huns, sila po'y napakalakas. Halos gusto nilang i-invade, sakupin ang buong Europa. At yung pong mga kawal at mga sabihin po nating mga mandirigma, gustong wasakin ang lungsod ng Roma. Alam niyo po, ano po ang ginawa ni Pope Leo the Great? Sa pintuan pa lamang ng siyudad ng Roma, siya mismo ang tumayo doon at pinigilan ang mga Huns o yung pong mga mandirigma sa pangungunan ni Attila the Hun. At pinakita niya, mga kapatid, dito ang kanyang paninindigan at tapang para ipagtanggol ang ating simbahan. At mga kapatid, dahil sa kanyang tapang at paninindigan, hindi napasok ang lungsod ng Roma ng mga masamang loob na ito. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo sa mabuting balitang napakinggan po natin. Ano po ang pinakamaganda? Yung pong ating security o yung ating prinsipyo? Ano po? Security o principle? Ano po? Principle. Sapagkat yung principle, mga kapatid, yan po ay tinuro sa atin ng ating mga magulang, hubugin ang ating pagkatao. Pero yung security, iniisip mo lamang ano ang magiging kapakanan mo sa hinaharap. Ganito, mga kapatid, ang ginawa ng matalinong katiwala. Nandaya siya sa kanyang Panginoon. Dinaya niya ang kanyang amo. Kaya ngayon, pinatawag niya ang lahat ng may pagkakautang sa kanyang amo dahil baka walang tumanggap sa kanya. At dahil sa kanyang pagiging tuso, binawasan niya lahat ng utang ng mga may pagkakautang sa kanyang amo. Pinuri ito ng kanyang Panginoon. Pinili niya ang kanyang seguridad. Binagsak niya ang kanyang sariling prinsipyo. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, kailan tayo nananatiling may paninindigan tulad ni Leo the Great? Saan tayo magkakaroon ng paninindigan upang tumayo sa katotohanan? Kailan po tayo magkakaroon ng paninindigan na tumayo sa tama at hindi sa mali? Kailan po tayo hindi mandaraya ng ating kapwa para mapasabi nating tayo'y tunay na pinagpala? Alam niyo, mga kapatid, makikita pa lang po natin yan pagpasok natin sa loob ng simbahang ito. Ilan sa atin dito ang nakapasok sa loob ng simbahang ito na hindi nandaya sa pila? Ilan po dito nakapasok sa loob ng simbahan na hindi nakipagkagalit? Sa LRT man yan o sa jeep, makapunta ng loob ng simbahan. Kasi, mga kapatid, kapag ang iniisip natin,
makauna tayo dito, it is because of our security. Pero nakalimutan natin, mga kapatid, meron tayong prinsipyo bilang tao para manatiling mabuti. At ito ang hangad sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi lang para tayo makalapit, hindi lang para tayo makahipo, kundi para tayo'y manatili sa kabutihan ng Diyos. At yan ang hangad niya sa iyo. Manatili ang pagiging mabuti sa iyong puso at sa iyong mga gawa. At hindi lamang puro sa salita. At yan, mga kapatid, ang palagi nating nakakalimutan. We always tend to look to ourselves and we fail to see God because of our own selfishness. Kasi, mga kapatid, nagiging makasarili tayo kapag ang iniisip lang natin ay ang ating sarili, kapag ang iniisip lang ay kapakanan ng ating pamilya at hindi para sa kabutihan ng lahat. Huwag nating tularan yung katiwalang ito. Kaya nga, marapat lamang na hindi siya tawaging katiwala sapagkat hindi siya mapagkakatiwalaan dahil siya ay mandaraya. Kayo po ba, mga kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Diyos? Marapat ba ang salitang katiwala sa iyo? O tayo'y tulad ng katiwalang itong dinaya ang Panginoon? Mga kapatid, maraming beses nating dinadaya ang Diyos kapag tayo nagkakasala. Maraming beses nating dinadaya ang Diyos kapag ang iniisip lang natin ay ating sarili. Maraming beses nating dinadaya ang Diyos kapag tayo nangangako at hindi natin tinutupad. Pero mga kapatid, ang hangad ng Diyos sa iyo, maging tapat ka sa Kanya, maging totoo ka sa Kanya, magkaroon ka ng paninindigan upang kumapit ka sa iyong prinsipyo na nakaugat kay Kristo. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat maging totoo sa harap ng Diyos, magkaroon ng paninindigan, magkaroon ng sandigan si Kristong ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na po ang Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas sa pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat panalangin nating tutugon, mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na po ang Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa, bilang alaala ng mga hirap ng mananako, ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal ng Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahala poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahala pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahala pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa.
Manalangin tayo. Mahal pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng Hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa. Nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal pong Jesus Nazareno, kawaan mo kami. Tahimik nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan at panalangin para sa banal na minsang ito. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita at gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag dinawa namin ang katotohanan ng ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan, ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na dalisay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin na ikalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ngayon ang mga alay na inarito at nakahanda, ang iyong sambay na isilayan mo ng iyong awa, upang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya si Jesu Kristo na maasahan sa katapatan ay inihayag ng buong sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagniningning mapaghanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Pagsulat po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid po naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayang buklod ng pag-ibig, sama-sama po nating ipahayag, panalangin, tinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahang makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Nagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo ay inialay sa krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y makinggan mo,
ng mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Poong Yesus Nazareno, kalagdan po ninyong itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama, kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Yesus Nazareno, patubayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami papabayaan. Poong Yesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko, dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga paghihirap ko. Poong Yesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Mahal na Poong Yesus Nazareno. Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon kapag Lunes hanggang Webes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron tayo mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 ng umaga hanggang 8 ng umaga. Sa finance office naman, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa
o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po'y ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo, maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon na isadulot na ang banal at pakikinabang sa iyong sambayanan. Hinihiling namin ito na ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang iba iyong kalayaan at mapanghawakan ito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat na mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa at mga naglingkod po dito sa ating parokya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.